Sunday again here. Sunday, Sunday. Sobrang init po ngayon. My gosh. Sunday ngayon. So, magluluto tayo. At ang ating lulutuin ay... Yaram! Nagbawa, siyempre, chicken lang naman ang available. Ayan. Nagbabad po ako ng half chicken. Ayan. Pinabad ko lang po siya sa sibuyas, asin, asukal. Ah. Ayan, iihawin po natin siya. Mag-iihaw po tayo. Ayan. Lalagyan lang, sasamahan po natin siya ng kamatis. Kamatis, kamatis. Ayan po. Iihawin po natin siya tapos mag-aano na po tayo. Kakain ng bonggang-bongga. Ayan po, ang chicken. Hindi ko po siya nilagyan ng... hindi ko po tinanggalan ng balat para siya ang pang, ano, sa... panlaban sa apoy. Ayan. Panlaban sa apoy. Kasamahan natin siya ng kamatis para inihaw ng kamatis. Ayan, may natirang apat na kamatis kasi maraming tao dito kahapon, dito nagsabat ang mga anak ni Imang nasa Pilagid. Ayan. Ihahap lang po natin siya. Ihahap ng gayat. Ganito lang po pagsasama sa pag-ihaw. Ayoko nang dasamahan ng carrot. Huwag na. Ayan. Marami naman tayong... marami tayong... mamaya po magluluto tayo ng talong. Marami tayong... marami tayong pinapay. Kaya hindi na tayo siya magsasama ng... hindi na tayo magsasama ng... ay, bukas aret. Magsasama ng patatas. Kasi maraming tinapay. Ay, ma! Late na pong bumangon si Lola, alas 12. Kaya ako din ay late na gumising. Kasi kahapon naman, ilang katulog. Dahil galing tayo ng racket. Ayan, tatapon na natin yung sabaw. Tatapon na natin. Daming sibuyas. Puro sibuyas. Pampaano lang ang sibuyas. Pampabango, pampabango. Habang nasa siya pa si Lola, tayo ay pagluluto na. Magkikrito tayo ng talong. Talong, partner ng ating inihaw na manok. Ay, fritong talong. Iprito lang po natin siya. At iprito natin ang talong. Mayroon tayong labahin. Maraming iniwang labahin. Puro kumot at tuwalya. Iprito na natin sa lahat kasi matagal na ito. Baka mabulok na laang. At lapot ang talong. Siyempre, tatabi natin ang plastic dahil ang plastic ay mahalaga.
kagaya ng itol ni Lola. Kamaya na natin yan. Tayo ay nag-aating sa pang. Hindi pa pala nakaset yung ihawan. Tayo itay-itay na maluto ang ihawa, ang inihaw. Ay, hindi pa pala nakaset. Ayan, gagayatin lang po natin. Ang talong. Wala naman problema sa mantika dahil maraming mantika dito. Apat na hati na lang. Marami namang mantika. Palulot, ay palulutangin natin. Angat pala po pag ano. Pag apat na hati. Anin para madaling maluto. Ayan. Gayat-gayat lang. Nasa CR pa si Lola. Kaya tahimik. Walang background. Kukunti. Ayan, wala pang ligo. May anak maliligo. Kasi marami pa tayong isasampay. Sara ka ng sara. Matanda na ang talong. Matanda na. Dalawa lang pala muna. Baka masyado naman marami. Masyadong marami ang talong. Sira pa ang talong. Tapo na natin. Magpipito na tayo ng talong. Ayun.
Ito naman. Nakabukas ang aircon. Nabukas ako ng aircon. Mainit eh. Nagpiprito tayo magbabalat ng ngenge. Ayan, lilaki po ng aking ngenge. Nawala yung mangga ko, baka kinain nila. Tayo po ay namitas. Namitas ng dalawa. Hinog na. Manibal lang. Ayan po, hinog na ang ating ngenge. Ating mengge, mengge, hinog ka na ba? Ay, ma! Boy! Asan ang pangalas ng mengge? Ng tulog namin ni Lola. Charat matulog pagaling sa po malaki ang mangga kaya mahirap palatan. Matay na. Ham! Haki, haki!
pangkon. Uy, magdamag kahapon. Nasira ang aircon. Isa na yung ginagamit. Ayan, nasira tuloy. Ginamit ko nang magdamag ng shabak ng mga bisita. Ayan guys, tapos na tayo magbalat ng mangga. Hinog ng mangga. Nakalimutan ng talong. Nang dahil sa mangga, nakalimutan ang talong. Masyado pong marami ang ating talong. Ibabalik natin siya sa rest. Mahirap naman magbala, maghiwa. Okay. Maghihiwa lang, hirap na hirap. Walang pwersa. Bakit ganon? Walang pwersa. Nakatulog naman kagabi. Okay na to. Okay na ating mangga. Itatabi natin. Dahil hindi naman niya kakainin ni Lola kahit nakita niya kasi matigas. Ayan guys, ito na ang ating talong. Ayan guys, ang unang lutong talong. Yun. Naman, shout out sa talong. Nakaligo na sinday pero mainit pa rin. Ayan. Ang bida. Aray ko, init. Ang bida ng atin. Wow, tingnan nyo naman po ang aking inihaw. Laki-laki. Half chicken po siya. Ayan. Ayan. Ang ganda-gandang tingnan. Ayan po ang chicken. Inihaw ko po siya. Ayan. Tapos may kasama po tayong wala po tayong rice kasi maraming tinapay na tira. Ayan, ganito kalalaki ang kanilang tinapay. Tira ng shabat.
And then may juice, ayan, may juice, may mangga, may ano din po, pakwan, may counting, ano pangalan to? Limutan ko na, ubas, ayan, at may pinaritong talong. Talong-talong po ito eh. Talong. Ayun. Yung talong. Ito po. Pritong talong. Yung pinirito ko po kanina. Ayan. Hanggang ngayon, hindi pa rin tayo nakabili ng cellphone holder. Ayan. May sawsawan, ketchup, and toyo. Ayan. Toyo. Ayan. Siyempre, may pakumer. Ay. Wala. Tumulo ang mantika. Hita ay bagong palit si Inday. Init na rin po kahit bagong ligo. Siyempre may tay, fag. Ito po ay tay. Ano rin po siya yung kapatid po siya nung ini-spray ko sa dila dati. Garnisha Cambodia, pero tay po siya. Yan, siyempre laging nakastabi ang ating tapos naman kumain, inom ka lang ito, ayan. Yung fairness, hindi na po ako, kahit ako po'y kumakain ng marami, hindi na bumabalik yung kilo ko na 63 or 60. Ngayon po naglalaro na lang sa 57. Ayun, sarap-sarap ng balat. Sarap-sarap ng balat. Inihaw ito po'y binabad ko lang, minarinate ko lang. Sarap. Ang inasal. Tara po, kain po tayo. Habang si Lola ay tahimik pa. Harap po nang lumasa ang asin at saka kamatis. Asin at asukal at sibuyas. Yung labo nilagay ko sa aking inihaw. Binabad ko po siya ng Webes. Ngayon ay Sunday. Ayan, sarap po ng balat. Inihaw na inihaw. May ano po kami, may oven. Ayan ang aking pinto. Ayan, kain po tayo. As of today, magkano na ba? Nasa 870 na tayo. Ang ating subscriber. Wow. Bago. Kailangan sa Webes. 1,000 na yun para pwede na ako mag-live. Kasi sa Webes ako ay mapunta ng Jerot. Maglalay po tayo. Punta po tayo ng palengke at kuha ng sweldo. Yan, talong. Para balance ang ating may pagulay. Nakamay na lang po ako. May gulay, may karne. At may prutas. Kusga na po natin ang inihaw na chicken. Kung lumasa, kung may lasa ang laman, baka naman balat lang. Tikman natin. Kahapon ay chicken din ang ulam ko. Yung kumapit ang asin. Parang lasa pong inasal. Mang inasal, promise. Namiss ko yung pag sa Pinas. Yung udugyan lang ng tandad.
Talaga naman, ang init. Ang dami ko pong labahin. Puro ano? Puro tuwalya. Mga Israeli po, ma'am. Aksayado sa ano? Tuwalya. Panyaligo. Tatlo, apat ang gamit ng tuwalya. Kaya tambak po ang labahin. Walang sampal dyan. Bukas ng iba. Bless po ng ano? Ng araw. Next week pala, September na. Ano, Pasko na. Sana tuloy na ang Pasko. And dahil sa COVID, sana sa Pasko ay wala ng COVID o mayroon mang COVID, eh, may vaccine na. Sana naman gumana yung sa Russia. Ang bait-bait naman ng Russia. Libre daw ibibigay sa Pinas. Tatanggi pa ba naman ng Pinas? Ilibre na. Mainit. Init na pang buho ko. Magkukulat na ako ngayon. Kasi delikado magpa naayos ang buhok. Sa Pinas na lang pag nagbakasyon ako. Bahala na. Pero may nagre-rebad lang po dito mga Pinoy. Pag gabi yan, tinikman ko ito, masabang. Ano kaya pinahit ko kagabi? Masabang ito kagabi eh. Ay ba, kumain ako ng chocolate. Ang harap po ang mga chika, may namnam. Ay, ano po yung balat. Hindi na mangga. Hanog na po ang mangga namin. Mamaya na pala ito para hindi ako mangilo. Baka hindi ko makain ng chicken. Basta pong kumain sila, wala kayo nasasara na. Ayan guys, habang tayo kumakain, pag-usapan natin ang iba't ibang uri ng OFW. Ayan. Mag-10 years na po tayo ng OFW, kaya maraming tayong experience. At kung ano naman po ang aking masabi, yun lang ang pagsabot ng aking kaalaman at sa aking karanasan. Kaya, kung sensitive ka, mag-next video ka na lang. Pawang katotohanan lamang po ang aking sasabihin. Pawang katotohanan. Sarap po maalap. Na, nasipsip po niya yung asin tsaka asukal. Ayan. Mga baon ng uri ng OFW. Ayan, nag-search po ako. Ayan. Ayan, nag-effort, nag-search. Madudumihan.
Ang unang uri ng OFWI, Golden Buddha. Ano ba ang Golden Buddha? Ang Golden Buddha po ay yung maraming nakasabit na alahas sa leeg sa katawan ng araw, mga hepa. Yan ay mga ganyan sa Saudi. Nagkapasakad sila ng hepa sa dami nilang nakasabit sa leeg. Huwag po natin silang husgahan kasi baka expression lang nila yon. Sipin na lang po natin na yung bawat gramo na nakasabit sa kanilang leeg yung kanilang pinaghirapan. Ayan. Kaya huwag natin silang husgahan. Pero nung ako yung umuwi ng Pinas, meron din ako. Wala, hindi ko naman masuot. Nakatakot. Ang puro mantika. Nakakatakot magsuot. Lalo na pag nasa Pinas. Baka mahilalaang. Ang sunod na uri ng OFWI. Yan. Status complicated. Ayan. Marami pong makaka-relate dito. Kasi maraming gumagawa niyan. Aminin. Automatic po pagbaba ng eroplano. Nagbabago ang kanilang status. Sa Pinas, married. Sa ibang bansa, single. Ayan. Marami po nagpipiling single dito. Lalo na pag nakakita at nakilala ng APAMS. Ayan. Automatic po yun. Single. Kahit limang anak sa Pinas. Ayan. Meron pa nga po ako nakilala. Yung po mas mahirap. Yung pareha silang married sa Pinas tapos magsasama dito ng single. Wala lang. Sabi ko lang. No comment. Baka tayo ay dumami ang buzzer. Buzzer ba? Basher, yan. Sarap po ang talong, kaso marang mantika siya. Ang sunod naman pong uri ang OFWI. The hidden salary, ayan, siyempre. Relate much. Siyempre, pag malaking sweldo, dapat proud ka. Ni-YouTube ko pa nga yung akin. Pero may mga ibang tao na pagdating sa sweldo. Ay, sikretong malupit. Pero naman, pag naman kulang ang sweldo, yan sa Taiwan. Kusang lumalabas ang payslip kasi nagko-compare sila. Bumaba ng payslip sa table ni Chuchang. Dahil may complaint sila sa sweldo. Guys, promise, ang sarap. Kumapit yung anong, asukal, asin. Yung lasa. Tag-uwi ko, hindi ko na kailangan mag-inasal. Nalansahan ko yung lemon. Ayan. Masusunod na uri ng OFWI ang part-timer or sideliner. Ayan.
Nakarelate po tayo diyan kasi kahapon lumakad si Anday. Talaga sulit na sulit. Napagod. At ang bayad sa akin. Kasi 12 hours kami nagbabalik-balik sa CR. Grabe. Ayan po. Dahil ako po ay walang stay dito pag Friday po lumalabas ako. Kaysa matulog sa flat, mag-part-time na lang ako. Dali lang naman po ang trabaho. Bantay maranda din. Other term ng mga mayayamanin. Kayod kalabaw. Ako po'y walang binubuhay sa Pinas. Nanay at tatay ko lang. Kung gusto ko magpadala, papadala ako. Pero sayang naman po yung oras, lalo na pag ano, pag Shabbat, malaki po ang bayad dito. One day po ay equivalent sa Pinas ng 7,000 peso. Kaya, kaysa matulog, part-time ka na lang. Regular part-time ko na po yun. Kahit once a month, okay na lang. Bawal po dito ang mag-part-time. Pero, lakas ng loob. Ang sunod na uri ng OFWI. Kiting task orasan. Wa ng hanggang 40 minutes lang aking video. Next ano na tayo. Next. Ang sunod na uri ay Mayora. Ayan. O kapitana ng barangay. Ayan. Pag umuwi ng Pinas, bonggang-bongga. Parang may kasalan, parang may piyestahan. Sagot lahat ng pagkain, alak. Tapos lahat ng kamag-anak, may sabon, may kape. Ayan po. Pero ngayon, millennial age, hindi na po uso yun. Masunod ay networking. Ayan. Tayo po nung nasa Taiwan, tayo po na biktima ng networking. Ano ba yun? Goldex. Ayan, kaya po ingat-ingat. Pwede pong tumanggi. Huwag magbasta-basta mag-yes. Pero dito po sa Israel, ano, kanyitan man mga beauty product, mga Royal, ano ba? Inglobal, yun lang po ang mga Inglobal. Ang sunod po ay Isnabera. Ayan, marami po dito mga Isnabera. Mga alam kung sino. Alam mo, i-manager ng bangko. Ay, pare-parehas lang naman ang trabaho namin dito, caregiver. Pero po pag makaasta. Lalo na po sa Tienda, babe. Taka na. Maraming po doon. Ang sunod po ay Utangera. Ayan, Utangera. Tapos, ma-party. Hindi po ako nagpa-party dito. Pero sabi nila may party daw diyan. Sa Marina. Inom-inom lang, pero walang party. Masunod po ay, ang last po ay traveler. Ayan. Wala pa pong corona. Sumasama po ako sa pag-travel-travel. Tour bus po ang gamit namin. Ayan, guys. Sana may napulot kayo sa aking kaunting kalaman. Maraming maraming pong salamat. Mabuhay ang mga OFW.